Mga sumali naman dyan, pero hindi naman kumita. Ako nga, personally, hindi ako kumita. Eh, nasayang ko lang yung pera ko. O, diba? Marami po ba kayong naririnig na ganon? Ako po, araw-araw ko pong naririnig yon. Since negosyo po yung pinag-uusapan natin, hindi po pwede maglalagay ka ng pera tapos feeling mo tutubo lang yan agad. Wala pong ganon sa mundo. Okay, kaya nga po, maraming nai-iska, maraming mga naluloko kasi gusto lang nilang maglagay ng pera at wala silang gagawin. Guys, kung gusto mo po talaga ng legit at talagang legal na negosyo na gusto mong kumita ng malaki sa magandang paraan, utang na loob, magbigay ka ng oras. Utang na loob, aralin mo. Utang na loob, kailangan mo talagang gumalaw. Wala pong magic sa mundong to. Kaya nga po, maraming nagsusulputan na mga kabuti dyan sa gilid-gilid na talagang tinitake advantage yung mga taong ganun mag-isip. And then, pag naloko sila at na-scam sila, yung mga kagaya namin matitino, naging kasalanan pa namin. Kasalanan nyo, hindi kami kumita. Pare-pareho lang kayong lahat. Bakit kami? Bakit parang kasalanan ko? Bakit kasalanan ko na hindi mo inaral? Bakit kasalanan ko na hindi ka gumalaw? 'Di ba? Bakit hindi mo kasalanan? 'Di ba dapat kasalanan mo? Kasi always remember, guys, kahit sa school, kahit sobrang galing ng school na 'yan at kahit sobrang talino ng guro mo, ng teacher mo, pag hindi ka nag-aral, hindi mo ginawa yung part mo sa pagiging estudyante mo, one thing is for sure, hindi ka gagraduate. Hindi ka magtatapos ng pag-aaral kagaya na nangyari sa akin. 'Di ba? Ang ganda-ganda naman ng school ko, matitino yung mga teachers ko. Pero hindi naman siya guaranteed na talagang gaganda ang buhay ko at gagraduate ako. Guys, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi nag-quit ako, huminto ako. Kaya nga po hindi ako nakagraduate eh. Kaya sa lahat ng mga hindi po kumita, choice mo yun. Kasi nag-quit ka, hindi mo inaral. Kaya hindi mo po pwedeng isisi sa kakilala mo, sa mama mo, sa papa mo, sa coach mo, sa mentor mo, sa team mo, sa company na yun. Wala! Ikaw yung may kasalanan kasi kung tumuloy-tuloy ka at kung talagang inaral mo, for sure, maaaral mo ng tama. Magagawa mo ng tama at maayos yung negosyo na to. Kasi paano mo po masasabi or paano mo ma-justify ngayon na ako personally, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, lumaki sa squatters area, nagkaroon ng magandang buhay dahil sa ganitong klaseng negosyo. One thing is for sure, meron kang hindi ginawa na ginagawa ko. Kaya hindi kasalanan ng ibang tao. Pagkukulang mo na yun.